Magandang araw, ibigan. Meron po akong i-DIY dito na ipapakita sa inyo. May mga screwdriver po ako dito, Phillips at saka flat na wala pong mga magnet. Ibig sabihin, hindi siya nakaka-magnet ng mga screw. Pag po sa mga technician, hassle po yung kapag yung hahawakan mo pa yung screw. Tapos hindi naman siya kakapit doon sa dulo. Eh, kung ito tornilyo niyo po doon, babalik ko ito tornilyo doon sa mga nire-repair. Turo ko po sa inyo kung paano gagawin o lalagyan ng magnet itong mga screw na to. Ayan, gagamit po tayo siyempre ng magnet wire at yung mga screw na mamagnetize natin at siyempre ang power supply kailanganin natin. 12 volts po ito. Ngayon, ang ginamit ko pong power supply ay 12 volts. Pwede pong gumamit dito ng kahit mga 9 volts na battery. Itong 12 volts po na gagamitin ko ay gagamitan ko ng haba ng coil o ng wire. Ito po ay number 21 na magnet wire. Iko-coil po natin siya dito mismo sa screw. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano. Kung 12 volt supply po yung gagamitin nyo na pang magnetize sa mga screw, gamit po kayo ng magnet wire o kahit na ano pong wire na may balot. Ito kasi ay ano na to, may dielectric varnish na po ito, kaya ito yung ginamit ko, number 22. Pwede naman po yung may mga insulated na wire. Pag 12 volts po yung ginamit nyo, ang haba po ng wire na gagamitin ay 2 meters. Ngayon kung 6 volts po yung gagamitin, 1 meter lang po yung haba ng wire na gagamitin nyo. 12 volts po kasi available ko, kaya ginawa ko pong 2 meters. And iko-coil po natin to dito mismo. Unahin po natin tong flat screw. Wala po siyang magnet. Iko-coil po natin tong magnet wire na to dito mismo sa screw niya. Ira-round lang po natin. Uubusin po natin yung 2 meters na to doon sa pagra-round. Kabulbul po yung kable, kaya inaayos ko pa. Yan na po siya. Tapos noon yung mga dulo, yung dulo ng i-scrapin nyo yung dulo mismo ng magnet wire, kung magnet wire yung gagamitin nyo.
Yan na po siya. Tapos yung power supply po natin, ito nga po yung 12 volts. Check natin yung 12 volts kung yan po, 12 volts. Ngayon, ang gagawin po, yung mga terminal niya, kahit magkabaligtad po yan, walang positive, negative. Itatap nyo lang po ng mga 30 seconds or 20 seconds yung positive, negative, kahit magkabaligtad, walang kaso. Check po natin ngayon kung may magnet na itong flathead screw. Meron na po. Ganun lang po kasimple ang mag-magnetize ng screwdriver. Yung ibang screw naman pong gagawin natin, tatanggalin ko lang to. Yung gagamitin nyo po na wire para dun sa paggawa ng coil para ma-magnetize yung mga screw ay yung pong may balot. Ito pong magnet wire na to ay may dielectric varnish. Kung wala pong available na magnet wire dyan sa lugar nyo, pwede naman po yung may wire na ordinary, yung insulated. Kagaya nito, yung mga wire na to, pwede po yan, huwag nyo pong babalatan. Dahil po itong wire na to ay walang insulation sa pag tinanggal nyo na po yung ano niya, yung balot niya. Wala na pong ano yun, wala pong insulation. Kapag po iniikot nyo po mismo sa screw, ay kung walang balat, shorted na po kagad yun. Kaya gagawin nyo po yung may insulated na wire, kagaya ng magnet wire. Dahil to may varnish na po ito, may dielectric varnish. Huwag po kayong gagamit na binalatan na wire, dahil pag ginawa nyo po yung short kagad. At bigay rin po ng ano, ng clue or babala, ipag-short nyo po kasi yung supply. Ngayon kapag po na i-short nyo, syempre may sometimes mayroong ano yan, may electric hazard. Baka magkaroon ng problema, kaya suot po kayo ng gloves. Itong ginamit ko po na power supply ay 12 volts DC. DC po ang ginamit ko, DC. Sa AC po hindi ko pa na-try kung pupwede, pero mas maganda kung DC na yung gamitin nyo para iwas dun sa shock o electrocuted. Yan, nakakalas ko na po yung coil na ginawa natin para dito, sa gamitin naman po natin sa iba. Try ulit natin itong pilya flathead screw na to kung may magnet pa rin. Yan po, mayroon pa rin. Next naman, yung Philip. Wala rin po yan. Try natin ito ipasok. Dikit natin yung mga end. Or 20 seconds. Try po natin kung meron na. Meron na siya. Meron lang po kasimple. Sa mga technician po, pag walang magnet yung screw natin, napakahirap, lalo na pag babalik na tayo ng mga screw doon sa ginagawa natin. Walang pangulang magnet yung screw natin, hahawakan nyo pa yung screw nyo. Next naman, tong isa, wala rin po yan. Try natin tong isa. 30 seconds. Na, i-try ko na rin po itong isang to.
kung meron na ring magnet. Ayan po, meron na. Napakasimple lang po mag-magnetize ng screw. Next naman, tong isang tong maliit, kahit pumalaki yung coil natin, ayos lang yan. Happy seconds ulit. Try natin. Meron na rin siya. Ganun lang po kasimple. Hindi na po kayo mahihirapan na magbalik ng mga screw. Ayan na po sila. May mga magnet na po lahat ng screw ko. Mahirap po kasi hahawak pa ng screw para lang maibalik nyo. Pantalang pag ganito, pwede nyo nang hindi hawakan. Pwede nyo na ibalik doon sa pag-i-screwhan nyo. Yan lang siya kasimple. Ganun lang maglagay ng magnet sa mga screwdriver, flathead or Phillips screw head. Simple lang. Ba po. Sana may napulot kayong kaalaman kung paano mag-magnetize ng mga screwdriver. Sunod po ulit na video. Maraming salamat po sa suporta. God bless po sa lahat.